Hi guys, welcome back again to Richard Gabili YouTube channel. And today's video, i-share ko sa inyo kung paano ba mag-add ng fonts sa ating Pixelab application. So ayun guys, alam ko maraming gumagamit sa atin ng Pixelab application. So lalo na ito sa mga gaya kong YouTuber. So mas magandang mag-edit sa Pixelab applications kasi mas maganda ang iba't ibang fonts na magagamit natin or kakaibang fonts o ibang design ng fonts para sa ating thumbnail. So ayun guys, wala nang paligoy-ligoy pa, pero before tayo mag-start, i-click muna ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So ayun guys, simulan natin. So ang kailangan nga pala natin ngayon is may dalawang application tayong kailangan. So before tayo mag-start sa ating tutorial, so mag-download muna kayo ng ZAchiever. So ito, inihiwalay ko na. Ito yung application na kailangan, yung Pixelab application at saka yung ZAchiever. So ayun guys, magda-download tayo or mag-download kayo sa Play Store. So ang gawin nyo lang, punta kayo sa Play Store. Then type nyo dito yung ZAchiever. So ayun guys, nasa una siya yung green logo. So tingnan nyo lang kung kagaya ng logo na yan. Then pagka-click no, may install siya. So bali naka-install na siya guys sa aking mobile phone. So ngayon na lang natin, punta na tayo sa ZAchiever. So ayun guys, kapag na-install nyo na yung ZAchiever or ZAchiever, pumunta kayo sa inyong favorite browser. So dito sa Google Chrome. So ayun guys, gamit ko is Google Chrome. So dito search nyo ang the fonts or www.thefont.com. So ayun guys, diyan tayo sa site na yan magda-download ng fonts. So ayun guys, libre lang siya. So ayun guys, tuturo ko kung paano i-download dito sa The Font site yung mga fonts na gusto nyo. So marami dito pagpipilian guys. So ayun guys, dito sa may bandang taas, so may makikita ko dyan ng mga pangalan. Gaya nitong mga cartoon, comic, groovy, old, curly, western, arrow, disturb, destroy, horror. So ayun guys, may mga pamimilihan pa dyan dito sa bandang kanan. So kapag kinlik nyo itong portion na to, halimbawa itong sa horror. So ayun guys, kapag kinlik nyo yung horror, so may makikita kayo dito sa baba yung iba't ibang klase na horror na font, na fonts ng pamimilian. So ayun guys, sample tayo is dito sa tutorial is sasample tayo ng isa kung paano. So punta kayo sa www.thefont.com. And kapag nandito na kayo, pili lang kayo sa task kung anong gusto nyo na fonts na gusto nyo. Then kapag naklik nyo, punta kayo dito sa baba. Halimbawa, yung akin is yung horror. So ayun guys, pipili ako dito ng fonts na gusto ko. So ito itong kakaiba. So itong Blood Thirst Blood, itong Zombie Reborn. Zombie Reborn. So okay guys, dito tayo sa Zombies Reborn. So dito sa kapag nakapamili na kayo ng inyong fonts na gusto, so dito sa bandang kanan may makikita kayong download sa tapat ng fonts na gusto ninyo, Zombie Reborn. So dito merong download. So ayun guys, gawin nyo lang, click nyo lang yan, download na yan. So kapag click nyo ng download na yan, so makikita nyo dito sa inyong screen sa baba. So yun, ayun guys, download agad siya. So medyo malakas sa ating internet ngayon. So nakalagay dyan, Zombies Reborn Zip. Ibig sabihin, naka-zip file siya. So bali, naka-zip file, kaya nag-download tayo kanina nung ZAchiever or ZAchiever para ma-unzip natin yung file na yan. So ayun guys, punta na tayo sa ZAchiever. So ayun guys, click nyo na yung inyong application na ZAchiever. Then kapag ka nandito na kayo, so hanapin nyo yung download.
download. So, ayun guys, dito sa download, so click nyo. Then, hanapin nyo yung inyong dinownload kanina na sa Dapons. Yung dinownload nyo kanina sa Dapons. Yung pangalan niya is, yung dinownload ko is yung Zombie. Zombie, so say. So, hanapin nyo natin yung say. Say. So, nasa kababaan siya guys. Say, Zombie Reborn. So, nakasip file siya. So, ang gawin nyo lang is, i-click nyo itong Zombie Reborn. Pagka-click nyo, so may makikita dyan or may magpapapap dyan na pamimilian. So ang piliin nyo is yung extract here. So ayun guys, click nyo yung extract here. So ibig sabihin, pag pinlip nyo itong extract here, may extract dito sa folder na ito yung Zombies Reborn Seed. So okay, click na natin yung extract here. So ayun guys, naka-extract na yung Zombies Reborn. So ang hanapin nyo yung zombiesreborn.ttf file, yung ttf file. So ito ang kailangan natin na pons. So ayun guys, gawin nyo, i-press nyo lang yan, yung zombiesreborn.ttf. So i-press nyo lang yan, then pagka-press nyo, i-cut nyo or i-copy. So cut na lang natin. So after nyo, yun, okay, nakat na natin. Ibig sabihin, ililipat natin ng folder. So ang gawin nyo lang, back lang tayo dun sa pinakang memory or yung pinakang una na ano na file. So okay, always back tayo. So dito tayo sa mga pinakang unang mga file or folder, yung kanina natin unang pagkabukas mo. So ayun guys, gawin nyo, hanapin nyo dyan yung pons. Yun, ito itong pons. So kapag wala kayo nakitang ganyang pons na folder, so pwede kayong mag-create dito. Click nyo lang itong tatlong dot sa taas, then sa kanang taas na bahagi, then click nyo yung create, then new folder. So ayun guys, dahil may folder na dito, hindi na tayo mag-create ng folder. So sample tayo. So halimbawa nyo folder, so papangalanan ninyo ng pons. So sample lang yan guys. So kapag wala kayo nakitang ganung folder, then click nyo yung okay. So dahil mayroon tayo, so hindi na natin yan gagawin. So yan guys, click nyo lang yung pons, then kapag nandito na kayo sa pons, so empty siya, folder is empty. So gawin nyo is dito sa kanan taas na bahagi, nakita nyo itong gudrado na may gudradong maliliit, then click nyo lang siya, then hanapin nyo yung paste. So kinat natin kanina yung .ttf na file, so ipipaste na natin siya dito sa folder ng pons. So click nyo lang yung paste. So and guys, ang kukunin lang natin dun sa zip file is yung .ttf file. So ito yung Zombies Reborn. So ayun guys, kapag nandyan ha, so punta na tayo ngayon sa ating PixieLab application. So okay, dito sa PixieLab, so punta tayo sa PixieLab. So okay, meron akong nakasave na file dito. So trial na lang natin. So ito yung aking thumbnail na ginawa nitong last video ko na inedit. So ayun guys, sasampulan tayo, sasampulan natin yung ating kinuha or dinownload na pons sa dapons.com, yung www.dapons.com. So okay guys, pili lang or select lang kayo dyan ng text na gusto nyong palitan or pwede kayong mag-create ng bago. So ayun guys, ito na lang ating tatrial na palitan ng pons, ang design ng pons, itong Realme 5. So ang gawin nyo is, click nyo itong A dito sa baba, then hanapin nyo yung pons. So and guys, click nyo yung pons. Dito naman sa pons, so sa may taas, so hanap, i-click nyo itong my pons. So yung nasa gitna, my pons. So and guys, dito makikita mo yung inyong pons na dinownload kanina. So ayun guys, walang pamimilang iba kundi itong Zombies Reborn. Siya lang dinownload natin. So
halimbawa meron kang dinownload na iba, so i-click nyo lang, then i-click nyo itong okay. So dahil wala akong dinownload na iba at isa, so press lang natin itong okay. So ayun guys, ayun na siya. Realme 5 is naka Zombies Reborn design na phones na siya. So ganun lang guys, kadali ang paglalagay o pag-a-add ng phones sa ating PixieLab application. So ayun guys, kapag ka may mga katanungan kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment sa aking description o sa aking video dito sa baba. So kapag may mga question kayo or mga gustong malaman about sa PixieLab, so gagawa ako ng iba pang tutorial tungkol dito sa PixieLab. So yun lang guys, and huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe button kapag bago lang kayo dito sa aking YouTube channel. Then i-click niyo rin ang bell button para kapag may mga bago akong video is ma-notify kayo. So yun lang guys, and salamat sa panonood.